Isa sa tradisyon dito sa aming Nayon tuwing nalalapit ang mahal na araw ay ang pabasa o ang pag-awit sa libro ng pasyon. Nagluluto nga rin ang mga namamahala sa pabasa ng iba't ibang putahe o merienda. At isa nga sa kinasasabikan at inaabangan ng mga taga dito sa aming Nayon ay ang burong kanin at isda. Naku mga mare, napagkakasarap talaga nito. Pero alam ko na marami sa inyo ang hindi kumakain ito dahil sa amoy at itsura nito na parang suka. Hindi ko naman kayo masisisi dahil itong pagkain na ito ay pinapanis nga muna o iniimbak ng ilang araw bago pa iluto. Kaibahan eh. At kung hindi nyo natatanong mga mare, ay isa ito sa mga paborito kong kainin o ulamin at minsan nga'y minemeryenda. Dahil bihira na nga lang kaming makakain ito mga mare, kaya naman hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong ito upang matunghayan kung paano lutuin ang burong isda at kanin. Bale, apat na araw nga bago magpabasa ay ginagawa na nga nila itong pagbuburo. Nakapagluto na nga pala sila ng anim na banyerang kanin at pinalalamig na nga lang nila ito at saka isasalin sa drum. Hinalo-halo na nga nila ito para daw mabilis na nga lang lumamig at hindi mahirap haluin pag nasa loob na nga ito ng drum. Itong si Kuya Tuting nga pala ang namamahala dito sa pagluluto ng buro. At sila pa nga ang mag-iintindi sa pagluluto para ipakain sa mga bumabasa at mga nakatira dito sa aming Nayon. Pagkatapos nga nilang maisalin sa drum ang anim na banyerang kanin ay hindi naman namin ang isdang ilalagay sa aming buro. At ang ilalagay nga naming isda ay ang isdang kanduli dahil ito naman talaga ang sadyang nilalagay sa buro dito sa aming isla. Pwede rin naman daw ang dalag kung may budget ka, pero medyo pricey kasi ang dalag kumpara sa kanduli na mura lang at minsan nga'y nababakaw lang. Nilinisan na nga namin at tinanggalan ng bituka ang mga kanduli at sabi nga ng matatanda ay huwag ihalo sa kanin ng may dugu-dugu pa dahil mag-iiba nga ang amoy nito. Nag-aayos na nga rin ng mga kalalakihan ang ibububong para sa araw ng pabasa dahil dito nga maglulutuan at magpapakain. Ito talaga yung hinahangaan ko dito sa aming Nayon dahil maaasahan mo talaga sila pagka may ganitong mga okasyon. At hindi pa rin nga nawawala dito sa amin ang bayanihan o ang pagtutulungan. Naaalala ko nga yung mga araw na bagong salta pa lang ako dito sa lugar na ito ay. Tama ang narinig nyo mga mare na ako'y isang hamak na salta lamang at hindi lehitimong taga dito. Pero ni minsan nga ay hindi nila pinaramdam sa akin na ako'y isang dayuhan lamang. Oh, baka naman tayo magkaiyakan pa dito, honey. Para namang napagkakalayo ko ay sa kabilang barangay lang naman ako nakatira dati. Tumulong na nga rin ako kina nanay sa paglilinis ng isda at wari ko'y aabuti na nga sila ng pabasa bago pa matapos. Nyos ko day! Habang naglilinis nga ako ng isdahan eh, parang gusto ko mag-uwi ng kanduli at parang bansarap nga magprito dahil nakadaing na nga ito. Mag-aalas 9 na nga ng umagahan, hindi pa rin kami natatapos sa paglilinis ng isda. Parang gusto ko na nga itapon yung ibang isda sa dagat. Ay, charot! Mabuti na lang talaga at masisipag itong mga nanay na kasama ko at natitiyaga nga naming unti-untiin ang mga isda. Sabi ko nga mga mare, isang malaking kaldero ang dadalhin ko sa araw ng pabasa para naman hindi ako lugi. After ngang malinisan ang isda, inilagyan naman ito ng asin ni Kuya Tuting. At pagkatapos nga niyang lagyan ng asin ang mga isda, ay dumiretso na nga agad kami kung saan nakalagay ang mga drum. At inisa-isa na nga niya itong buksan at pinamoy pa nga niya sa akin. Pero wala naman akong naamoy na kakaiba at konting amoy panis nga lang ang tanging naamoy ko. At sabi nga sa akin ni Kuya Tuting ay sign daw ito na maganda ang pagkakaburo nito. Bali 2 days na nga pala itong burong ito at dadagdagan lamang ng isda. Bali mga mare, yearly talaga ay hindi maaaring mawala itong burong kanin at isda dito sa aming Nayon kapag pabasa. Para naging tradisyon na rin talaga ang buro dito sa amin. Pagkatapos ngang mailagay ang mga isda sa drum ay kailangan pala itong haluing mabuti bago takpan ulit. At another 2 days na naman bago nga ito lutuin. Sabi nga sa akin ni Kuya Tuting ay dapat daw lagi itong hinahalo para madurog talaga ang isda. And after nga ng ilang minuto ng paghahalo ay natapos din si Kuya Tuting at isa-isa na nga ulit niya itong tinakpan. And make sure daw na walang kahit anong insekto ang maiiwan sa loob. Mga mare, iniisip ko pa nga lang na iluluto ito, honey. Parang nangangali na nga agad ako sa dami. Kaya hanga talaga ako sa mga gumagawa ng buro mga mare dahil sobrang matrabaho talaga ito. Miyerkules na nga at araw na nga ng pabasa. At maaga nga akong pumunta sa lugar ng lutuan dahil sa araw na ito ay luluto na ang tatlong drum na buro. Kaso sabi ni Kuya Tuting ay na-late na nga daw ako dahil dalawang talyasin na nga ang natapos niyang lutuin. Pero marami pa naman daw susunod kaya mag-antay lang daw ako. Nag-video na nga lang ako para hindi ako mainip at isang banyerang kangkong na nga lang ang naabutan ko. Nilalagyan din kasi ng mga gulay katulad ng kangkong at toge ang buro dito sa amin. Inihanda na nga rin nila ang gataan ng niyog para sa susunod na pagluluto ng buro. Mga kalalakihan talaga ang makikita mong nagluluto dito ng buro dahil matrabaho nga ito mga mare. Paano honey, 200 pieces ba naman ang niyog ang gagatain? At kada luto nga sa talyasi ay nilalagyan to ng 22 pieces na gataan ng niyog. At eto
eto na nga ang aking pinakaaantay, ang pagluluto ng burong kanin at isda. Nilagyan na nga ni Kuya ng mantika ang talyasi at pinainit nga muna ito. Tapos inilagay na rin ang bawang at sibuyas. Pagkaluto nga ng bawang at sibuyas ay isa-isa na ngang kinadlo ang buro na nasa drum. At igigisa nga daw niya ito ng matagal para mawala ang lansa ng isda at maluto nga itong mabuti. Napakaganda nga ng pagkakaburo ng kanin at isda, mga mare, kaya alam kong masarap ito kapag naluto na. Nilagay na nga nila ang pangalawang gata ng niyog at inalo-halo hanggang sa kumulo na nga ito. Nilagyan na nga rin nila ito ng food color na kulay pink para burong-buro daw talaga. Nung bata ako, honey, hindi talaga ako kumakain ito dahil nababahuan talaga ako. Pero nagagandahan naman ako sa kulay nito at bang cute nga at mamink-mink pa nga. Tapos inilagay na rin ni Kuya Nano ang siling haba. Habang nanonood nga ako dito, mga mare, ako ay naglalaway na. Kahit busog pa nga ako, mga mare, parang gusto ko ulit kumain. Sinunod namang inilagay ang mga toge. Ilalagay na nga rin ang kangkong at isa ito sa mga gusto kong nangangata sa buro. Dahil malutong at masarap nga itong kainin. Kaya naman dahan-dahan na itong nailagay sa ating buro. At isa rin kasi ito sa mga nagpapasarap, mga mare. At kung nakarating ka hanggang dito ay baka naman papalaw at palike ng ating page, mga mare at pare. Honey, at i-comment mo na rin kung saan ba nakaabot ang video ito at kung nakatikim ka na ba ng ganitong luto at kung kumakain ka rin ba nito. By the way, naibuhos na nga rin pala ang kakang gata. Mas maraming gata ay mas masarap, honey. Nilagyan na nga rin ito ng asin at konting betchin at konting pakulo na nga lang ito ay luto na nga ang ating binurong kanin at isda. Naku po, napagkakasarap aba. Tinikman ko na nga rin ito, mga mare at pare, at walang duda, napakasarap. At hindi ko rin talaga masisisi ang mga tao dito kung bakit nagkakandara pa sila sa paghingi ng buro. Buro, pakita mo kuya buro mo. Ayan. Ah, huli. Ma'am, tingin. Yung pakanin niyo sobra sa inyo. Thank you.